Magandang araw, Pasigher nyo. Nandito tayo ngayon sa Dakila Street sa Barangay Sumilang kung saan isinasagawa ang Oplan Kaayusan sa Pasig. At dumating na ang congressman na si Roman Romulo. Ngayon ay nakikipagkamustahan sa ilang mga residente dito sa nasabing barangay. At kasama niya po si Kapmay ng Barangay Sumilang. At maging ang buong barangay council ay nandito upang salubungin ang kongresista at silipin nga itong isinasagawang proyekto sa Dakila Street, Barangay Sumilang. Alas 8 pa lang ng umaga ay nagsisimula na magdatingan ng ilan mula sa engineering office at para simulan itong kanilang isinasagawang Oplan Kaayusan. Kita po natin na may mga bukas pang mga kanal, nakatanggal yung mga takip dahil nagdi-declog sila o tinatanggal yung mga nakabara o basura. Sa kasalukuyan, kausap ni Cong Roman, si Kapmay at ang residente dito, kanilang dinudulog yung sitwasyon o yung nararanasan nila ayon sa kanila. May naisa lang i-request dito nga sa kanal na ito dahil bumabara daw po at apektado yung kanilang kabahayan. At ngayon ay kausap na din ni Cong Roman ang ilan mula sa engineering office at nagbibigay ng suhestyon sa kung anong pwedeng gawin para maisaayos itong kanilang nagiging problema sa Dakila Street. Nung Lunes, ang Oplan Kaayusan ay isinagawa sa Bambang at ngayon naman po ay dito sa Sumilang. Kahapon sa Barangay San Miguel naman. So Lunes hanggang Biyernes ay iba-ibang barangay ang pinupuntahan o binibisita ni Mayor Vico Soto at ni Congressman Roman upang silipin o inspeksyonin yung isinasagawang Oplan Kaayusan na isang patuloy na proyekto dito sa lungsod ng Pasig. Ilan sa ating mga nakita na isinasagawa dito ngayon sa nabanggit na kalsada ay palagay na tayo doon. Ay ilan sa mga isinasagawa dito ay ang pagkaranggal ng mga bara sa kalsada. Nakita nyo kanina lang konti dumaan yung truck na may mga halaman dahil maging ang pagtatanim o pagpapaganda ng paligid ay ginagawa din sa Oplan Kaayusan. At nandito ang mga city sweepers na kung saan nililinis nila yung mga naiiwang kalat o basura. At kasabay na rin ito ay ang anti-dengue team na nandito upang mag-misting. Ito po yung bagong grupo na kasama sa Oplan Kaayusan Project. At maliban pa dyan, ay nagre-repaint. At kung kailangan aspaltuhin ang mga kalsada, ay ina-aspalto din nila. Ulitin ko lamang po, itong isinasagawa ngayon na Oplan Kaayusan ay dito sa Dakila Street sa Barangay Sumilang. Kasama sa proyektong ito, engineering department, ang Senro, ang solid waste
Management Office, ang Bantay Pasig Division, yung Peace and Order. Yan po yung ilan sa mga kasama, ang City Sweepers, ang Anti-Dengue Team. Ayan po, para maging matagumpay yung proyektong ito, ay ilang mga departamento sa lokal na pamahalaan ang nagtutulong-tulong. At nandito nga po, kanina pa dumating ang kapitan ng barangay na ating kakausapin mamaya-mayang konti, at kumpleto kasama ang kanyang mga barangay kagawan. Hindi naman ganun kahaba itong Dakila Street. Ngunit tulad ng kalimitang ginagawa ni Mayor at ni Cong, kanilang binabaybay yung lugar upang silipin o inspeksyonin yung proyektong ito. So kapag dumarating si Mayor o hindi naman kaya si Cong doon sa Oplan Kaayusan, kung saan sinasagawa yung okay sa Pasig, yan, ito yung nagiging oportunidad ng mga residente na lumapit kay Cong at kay Mayor upang idulog o ipaalam yung kanilang sitwasyon. Susundan lang natin si Cong hanggang dun sa dulo nitong ginagawang Oplan Kaayusan sa Dakila Street. Nakita natin may mga bahagi dito na pinipinturahan. Nakita natin yung mismong truck ng repainting section o painting section. Ayun, nakita natin sila kanina. Maganda naman yung ating naririnig na kanila pinag-usapan, at ito daw lugar na ito ay hindi binabaha dahil inaalam ni Cong kung halimbawang binabaha, ano yung pwedeng gawin na solusyon. Ngunit ayon nga sa kanyang mga kausap ay hindi naman daw binabaha itong lugar na ito. Ulitin ko lamang para sa ngayon pa lang nakakapanood ng ating latest dito sa iNews Pasig. Ito ay ang Oplan Kaayusan dito sa Dakila Street sa Barangay Sumilang. At ngayon ay sinasamahan natin si Cong Roman. At ayan,
may isang residente na tumakbo at talagang nilapitan si Cong at meron daw siyang idudulog. So dito, nakikita natin yung mga puno na, o mga sangay ng puno na medyo pinutol dahil nakaharang na sa daanan o hindi naman kaya ay abot na doon sa bahay ng residente. So ngayon ay dinudulog ng isang residente dito yung problema nila. Dapat itap dyan. Oo, dapat dito yung nangyari. Ang nangyari, kaya namin din maalos dyan yung tatlong apart. Para masyado marami yung bumabak sa tubig. Dapat dito po yung buka. Pero yung baluwa na lang kasi dyan. 3-4 to sana yun eh. 264 Dakila Street yung number namin. So, kung yung kwento ni nanay, yung taga dito sa Dakila Street, yung sitwasyon, yung kanila daw kanal ay parang bumabara at umaapaw. So, kaya pag umapaw, umaabot siya doon sa may gate ng kanilang bahay. So, yun yung kanyang idinudulog. At yan, sinabi naman ng engineering office na kanilang papasyalan ito at titingnan ang magagawa na solusyon sa idinulog ng residente. At ngayon naman po ang kanilang titingnan ay yung puno na maaaring bumagsak kasi umaabot na eh. Umaabot na itong punong ito sa mga wiring ng kuryente. So ito nga yung puno, tinitingnan nila kasi yung mismong sanga ng puno sumalabit sa labit na doon sa mismong wiring ng kuryente. So nagpatong na siya at ayon dito sa ilan na nandito ay magiging delikado talaga. So kailangan putulin. Ayon dito sa kanilang pinag-uusapan ang magiging toka dito ay ang City Environment and Natural Resource Office o yung Senro. Thank you.
Tuloy pa rin po ang Oplan Kaayusan sa lungsod ng Pasig at nabaybay na o nasilip na ni Cong Roman itong kahabaan ng Dakila Street kasama ang kapitan ng Sumilang, si Kapmay, at ang mga kagawad. Ganon din ang engineering office at para naririnig din nila yung mga dinudulog ng mga lumalapit na mga residente dito. Kanilang dinudulog yung mga sitwasyon o problema na kanilang na dinadanas at nang maisipan nga ng agarang aksyon. So ito yung makikita nyo, yung ganyan yung ginagawa po dito sa mga sanga ng puno na sumasabit na sa mga wiring. So pinuputol po nila yan. At ngayon naman ay ating kakapanayimin ang punong barangay. Antayin lang natin konti at nagkakaroon sila ng photo op. Ating kakapanayimin ang kapitana ng si Kapmay. At sundan lang natin. Ihahatid lang muna. At ngayon ay kasama po natin si Kapmay Gomez. Magandang araw po, Kap. Good morning. So ano po ang inyong palagay na itong ay personal na inspeksyon ni Cong, yung Oplan Kaayusan sa barangay? Okay naman kasi nakita nila na kailangan ng asphalt overlay. So hopefully baka papa-asphaltuhan yung buong kalsada ng Dakila. Itong ganitong proyekto po para sa Pasig, ano po yung masasabi nila araw-araw ay umiikot sila para ayusin yung mga barangay? Alam mo, at least mas maganda yun kasi nache-check nila yung hindi yung nagtatagal pa. Opo. At least updated sila sa ano sa mga kung ano yung mga bagay na kailangan ng repair or whatever. Okay, sige po. Maraming salamat, Kapmay. See you more soon. Ingat po. Thank you. Ayan nga po si Kapmay Gomez ng barangay. Bye po! Ng barangay Sumilang. At Anya, ay maganda itong patuloy na proyekto ng lokal na pamahalaan para sa mga barangay dito sa lungsod ng Pasig. At mula dito sa Barangay Sumilang, ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.